ready sa ating mga pasabog. Okay, ano bang title natin ng magkabonggahan tayo? Kompermado, tambakuting ahas nagpapasweldo ng trolls. The reason why, wala pong question mark yan kasi may hawak akong ebidensya. Okay? May hawak akong ebidensya na sa ngayon ay hindi pa muna natin ipapakita pero ay babasahin natin ng ayan, si Sandra Gombok Malaga. I love you, ga. Hope to see you soon. Ayan, Diyos ko po. Nabudol din yan. Diyos ko, Sandra Palanga. Diyos ko, nag-organize pa kami sa Vancouver na ito lang mangyayari sa atin. Ito na nga, ga. Ito na nga mga palangginging. So, kanina, may nakarating sa atin na information galing sa tinatawag natin isa sa mga Ensaymada vloggers. Doon sa kapapasok pa lang natin dito o kakakilala nyo pa lang, ano po ba yung Ensaymada vloggers? Ang Ensaymada vloggers po ay ipinanganak noong December 10 of 2022 kung saan sila ay mga, ang iba sa kanila ay kakilala ko na naimbitahan sa Malacañang para mag-party-party pero ang pinakain sa kanila ay Ensaymada. Kumbaga, the reason why Ensaymada, dahil isa sa mga hinain sa kanila, Ensaymada, then magkasabay yung invitation ni Kuting at ni Ahas o ng Presidential Communications sa mga mainstream media, pero yung sa kanila may salmon, may steak. So kaya tinawag silang Ensaymada. At during the time of December 10, 2022, ay ipinagtanggol ko sila dahil galit ako sa trato ng Malacañang. So now, alam niyo na kung bakit Ensaymada vloggers. And then, nare-recruit sila ni ng Presidential Communications at ni Emerald Ridao na Undersecretary dyan sa PCO. And also, itong si Patricia Martin. Okay? I just wanna make sure hindi ko na-check si Patricia Martin kung Undersecretary pa rin ba siya. Okay, tingnan lang natin. Patricia Martin, Undersecretary. Alright. Itong mga taong ito ay dapat kasuhan at ikulong. Bakit kamo? Ha? Akala niyo mga kalusot kayo sa akin, ha? Adyotang ginimus kayo, mga ginayupa kayo, ha? Okay. PCO. Paka-check nga, PCO. Bling. Alright. Assistant? Oh, ano siya? Ah, assistant. Oh, hindi, maestrado to. Yung Martin. Partes Martin, Attorney Department of Education. Undersecretary. Okay, undersecretary pa rin siya. Okay. Just want to make sure. So, bakit walang question mark yung title natin? Kasi mga kababayan, inaakusahan ko, kumpirmado, hi Don Rolando, Rebecca Ugata, kumpirmado na hawak ni Maharlika ang ebidensya na makakapagpatunay na ang gobyerno ni Kuting, ni Marcos Jr. at ni Lisa Smugs ay ginagamit ang pera ng bayan para palamunin, swelduhan ang mga trolls at Ensaymada vloggers. Okay? Ngayon, mga palangga, actually may mga nag-email sa akin na mga Ensaymada vloggers na, you know, na nagising sila. Okay? Dahil nakita nila yung pambababoy ni Ridao, okay? Nila Cheloy, ni Patricia Martin. Okay? Dahil mga kababayan, nag-aaway-away sila sa pera natin. Bakit pera natin? Bakit sinasabi, bakit kasali ka tayo dito? Even wala na kayo sa Pilipinas. Dito na kayo naninirahan, mga palangga. Just to give you an update. US, Saudi Arabia, Singapore, yan tatlong bansang yan, okay? Ang nagbigay ng malaking contribution sa ating ekonomiya kasi $30 billion ang mga OFW remittance money. Okay? Ibig sabihin, dun sa tatlong bansang yon may malaking contribution, malaki ang part na ibinigay nating pera o pinadala natin sa Pilipinas, kaya nag-umabot sa 30 billion pesos yung dumaan sa bangko, ah, yung recorded ng bank. Wala pa yung mga GCash, yung mga pick-up na ganyan, di ba? So, total of 33 billion base sa
ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So again, may karapatan ako, may karapatan tayong lahat ng mga OFW at you know, lahat ng Pilipino na nasa ibang bayan na magsalita at questionin at murahin ang waka ng inang gobyerno ni Kuting na nag-aaway-away sila ngayon sa pera. Imagine nyo mga kababayan. Okay? Hindi ko lang pwedeng maipakita yung information right now kasi baka patayin yung dating Ensenada vlogger na nagbigay ng information dun sa kaibigan. Actually, yung Ensenada, hindi siya talaga ang kausap ko. Pinorward hanggang saan nakarating sa akin. Ngayon, mga kababayan, napag-alaman ko sa ating impormante na ang Presidential Communications Office, kayo, Cheloy, kayo lahat, mga buwaka ng jininan nyo, ang kapal ng mukha ninyo na dapat kayong makulong, dapat kayong makasuhan. Okay? At nananawagan tayo sa Commission on Audit, okay? At sa Ombudsman. Kung may matinulang mga palangga, kung may matinulang na tao sa Commission on Audit at Ombudsman, ibibigay ko sa inyo ang ebidensya na si Patricia Martin, si Ridaw at ang Presidential Communications ay ninanakaw nila, kinukurap ang pera, hindi lang pinambabayad sa mga Ensenada vloggers o sa mga trolls, kundi pati sa mga kamag-anak mo, Patricia Martin, Ridaw, lahat kayo mga hinayupak kayo, kaya dapat mabulok kayo sa basakan o sa kumunoy. Ngayon, bakit nakarating to sa atin mga palangga? Kasi, ayon sa ating puting ahas, ang leader nila, okay? Okay, ang leader-lidera nila, kasama dito, wag na, fame whore, okay? Kasama dito ang kalbo, okay? Yun na lang. Kasama dito ang isa sa mga Ensenada vloggers na kalbo, okay? At ito mga girl lalo pa na Ensenada, mga kababayan, isa dito, si Kalbo, ay hawak, sabi sa akin, Ms. Marley, kaya siya po ay, ayun, humahawak ng budget namin. Okay, budget. Ito, budget nila. So, ang nangyayari pala ngayon, mga palangga, itong si Ridaw, itong si Martin, okay, ay meron, binibigyan nila ng pera, may leader, okay, isa si Kalbo. Binibigyan si Kalbo ng pera para swelduhan ang mga Ensenada vloggers. Kalbo, huwag kang magsisinungaling dito. Okay? So, ngayon, mga palangga, sabi ng informasyon ay nanghihingi ang mga leaders ng Ensenada vloggers ng sweldo. Kasi nga, nagtatrabaho sila day and night daw sila nagtatrabaho, 24/7 sila nagtatrabaho, at hinihingi na nila yung sweldo nila sa Presidential Communications. Kaso, itong PCO, itong si Bukangkang, si Ridaw, at itong si Martin, binubulsa nila yung budget para sa Ensenada vloggers. Nauo nga naman, di ba, araw-araw minumura si Marlica, di ba? Araw-araw minumura si Marlica, nag-i-effort sila para you know, i-discredit ako. O, talaga namang dapat bayaran. Pero you know what? Doon sa mga Ensenada vloggers na gusto niyong umalsa, gusto niyong i-expose to. I hope hindi kayo takot magurgur. Okay? Naiintindihan ko kayo. Naiintindihan ko rin kayo kung bakit kayo kumapit sa patalim. Biktima kayo ng gobyernong bulok, ng korupsyon. Kayo ay biktima. Ito yung, kaya diba sinasabi ko sa inyo mga Ensenada, the reason why tinawag kayo Ensenada, nung nagalit akong pinakain kayo ng Ensenada, dahil galit ako sa trato sa inyo. Ngayon, alam nyo na kung bakit ko kayo ipinagtanggol. Ginagamit kayo to destroy me, to destroy whoever, kung sinong inuutos, para kayong asong julol na inuutusan kayo, sirain nyo si ganito. Sabi ko nga, ang vlogger ay dapat meron siyang independent siya. Meron siyang sariling utak, meron siyang sariling puso, paninindigan kung kailan siya magsasalita.
nang naaayon sa kanyang kaisipan kung siya ay hindi sang-ayon sa isang usapin sa lipunan o sa gobyerno. So ngayon mga kababayan, kinisingil, okay, nitong mga ensimada na nandyan pa ngayon ang sweldo nila dahil nga pagod daw sila sa kadadakdak, 'di ba? 24/7, 'di ba? Araw-araw, walang pahinga kahit holiday ay umaatake sila. Okay? At sinisingil nga ang sweldo nila. Bakit sila pa sisweldohin? Hindi sila taong gobyerno. Sila ay mga bayarang trolls at ang pinapasweldo, kayo presidential communication, mga hinayupa kayong lahat dahil sa utos ni Lisa Smugs at ni Coting para pabanguhin ang kanilang imahe. Ang ginawa nila, mga kababayan, base sa impormasyon na nakarating sa atin, ang goal ng presidential communications na supposedly to inform the public kung ano yung mga magagandang nagawa ng gobyerno, anong mga gandang programa, but their intention, not intention, yung kanilang trabaho ay actually SAS, baby, dragon. Nabanggit tayo. Okay, the isa sa, na, I mean, nabanggit ako dito mga palangga sa information na nakarating sa atin na kailangan atakihin, patumbahin ang Facebook page ni Maharlika at ni SAS. At nagwagi kayo na pinatay nyo o ginurgur nyo yung Facebook page ko na Maharlika na may 900,000 followers and the Buljakera 100 plus total of 1 million. Nagwagi kayo sa pagtitakedown ng page. Pero nagbackfire lahat sa inyo. You know why? Yung mga taong nagpa-follow sa akin sa Facebook, kinahanap nila ako. Kaya nga, may Maharlika Network tayo mga palangga, i-follow ninyo. Si Princess Maui nandito, naku Maui, maluloka ka dito. Akaloka. So ngayon, at itong mga hinayupak na to, meron pa sila mga pa-prayer-prayer meeting. Padasal-dasal pa sila sa Diyos para matumba lang ang page ko. Pakinggan niyo, magdadasal kayo sa Diyos. Nagdadasal-dasal sila palangga na ginagamit na yung pangalan ng Diyos, but the target is to take down my page. Which is naging successful nga sila. Ngayon, mga kababayan, okay, kasama si Tambaluslos dito. So, bayad kayo, ito hindi na ito patanong, hindi ito di umano, dahil hawak ko ebidensya. Okay? Hindi magsisinungaling ang ebidensya. Mga kababayan, ulit-ulitin ko na ang gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas ang inaatupag sa presidential communications ay patumbahin tayong lahat, not only si vlogger, kundi pati ang mga nagko-comment na against kay Lisa at kay Coting. Lahat kayo, whether you are dilaw, pula, pink, whatever, pula, ano man ang kulay ninyo, the moment na nakita nila na against yung mga medyo may malalaking ano following, ha, 10,000, 20,000 followers, iti-take down kayo. That is the goal of presidential communications. At ikaw, Cheloy, di ba? Nakarating din sa atin na nagbabanggaan ngayon si Cheloy at saka si Emerald Ridao dahil si Emerald Ridao ay nangangarap na maging first lady. At umaacting na daw ng first lady dyan sa loob ng presidential communication. Kanino ka mag-first lady? Ah, kanino? Sino ang presidente mo? Eh, Tiburcia ka, di ba? I have nothing against you, Tiburcia. Kaya lang, ang question ko, saan ka mag-first lady, Bukangkang? Maliban pa sa kadi-kadi ka lang, ulo, nagkakadi ka at naghahanap ka ng Lolo Bells, di ba? Na-vlog na natin yan. Tapos ngayon, binababoy nyo ang pera namin. Pera ko yan. Pera namin yan. Kasama ako dyan. Dahil milyon ang pinapadala ko. Okay? Sa isang taon, baka mahigit pa. Ayop kayo. Oh, eto pa. Mga palangga. Ayun.
Tinitigan ko lang itong message natin. So ngayon, ito pa nga palangga, nagagalit ngayon itong mga grupo ng trolls at ensemada vloggers kasi nanghihingi sila ng budget, ng mga lider-lidera nilang mga kalbo, nanghihingi ng budget sa Presidential Communications for medical assistance ng mga nagkakasakit nilang mga ensemada team. Ayan, karma na. Tapos ayaw ibigay ng Presidential Communications yung ipinangako nila dito sa mga tau-tauhan nilang ensimada, mga palangga, mga trolls. Ngayon, binabalikan sila ng mga ensimada, hey, nangako kayo na sisweldohan nyo kami, natutulungan nyo kami. Asaan na? Ngayon, si Bukangkang, ang PCO, more on Bukangkang to eh. Kasi team ni Bukangkang to at saka ni Patricia Martin, si Chelo'y kaaway nila eh. Magkakaaway sila kasi pare-pare silang may interest. At pare-pareho silang, ayon sa report natin dito mga palangga sa ating puting ahas, ay pinapasweldo nila ni Bukangkang, ni Patricia Martin, ang kanilang mga kamag-anak. Kaya kung matinulang ang gobyerno natin, kung matinulang ang ombudsman, kung matinulang ang Commission on Audit, huli lahat to. Kahit si Lisa Ahas, di ba, pinasok niya ang kanyang mga pamilya ng sumusweldo dyan sa gobyerno kahit walang trabaho. Nasa payroll. Okay. So dahil hinihingi mga palangga ng mga trolls or ensimada vloggers yung ipinangako ng PCO ng gobyerno ni Kuting na tutulungan sila kapag nagkakasakit, ayaw ibigay ang pera. Liquid to ha, cold cash para walang paper trail. Ngayon, ilang buwan na hinihingi, okay, yung mga pinangako, pa-installment ang binibigay sa kanila, hindi buo ang bayad. Imagine nyo, ensimada vloggers, kaya ang lakas yun, di ba? Ang hirap. Sabi, alam mo, minsan naaawa, sama naaawa ako sa inyo. Alam mo kung bakit? Victim, sabi ko nga, biktima kayo eh. Okay lang sana kung ako sa sangayunan ko, na kunyari, supporter kayo ni Kuting, pero magaganda yung ginawa ni Kuting. Okay? Magaganda yung ginawa niya. Bumanda yung Pilipinas, maayos, tapos isa kayo sa mga tumulong dahil para maabot ang mga impormasyon katulad nung nag-survey-survey kayo kasi kabilang sa kanila mga nag-survey-survey, di ba? Nag-call-survey. Maiintindihan ko kung bibigyan kayo ng mga like gift during Christmas, mga ganun, may mga occasion. Maiintindihan ko kasi kahit ako nagbibigay ako ng mga small gifts sa aking mga kaibigan o sa you know, mga palangga ko, you know, it's not about binabribe mo sila, pero you're just being giving. Okay? Pero ito, binabayaran ang pagkatao ninyo. Kung ako sa inyo, magsama-sama kayo at mag-join kayo sa krusada ko. Dahil in the first place, hindi ko naman kayo kaaway. Kayo ang nang-away sa akin. Ayaw ko nga kayong pangalanan eh. Diba? Ayaw ko yung pangalanan, hindi ko kayo kaaway. Ang kaaway natin, mga ensimada, yung gobyerno, yung administrasyon ni Kuting Jr., nakita nyo na kung bakit ganito yung puso ko nung ipinagtanggol ko kayo na ensimada lang ang pinakain sa inyo at konting mga pika-pika, pero ang sa mga prostitute, naka-steak sila, naka-salmon sila, at ang kanilang mga giveaway nung December 10 of 2022 ay mga flat screen, cellphone, motorcycle, may pa-cash pa, di ba? Tapos kayo nga. Ang tawag doon, palangga, unfair treatment. Pagmamalabis, pag-lulockdown sa inyo. The same thing na nangyayari ngayon, na ayaw mamigay ng gobyerno ni Kuting ng Ahas ng French fries o patatas from Potato Corner na binayaran din natin na pera natin taong bayan na nilagay nila sa loob ng Malacanang at gusto nilang lumamon sila-sila lang. Yun yung krusada ko, yun yung movement ko. Fair treatment sa ating lahat, whether galit ka sa akin. Di ba? Galit ka kasi what? Kasi inuutusan ka ni Tambaluslos, inuutusan ka ni Lisa, inuutusan ka ni Kuting sa pamamagitan ng Presidential Communications to attack Maharlika. Na ang dinidepensa ko para sa lahat, para sa taong bayan.
Ngayon, okay. Tignan natin to. Ngayon, mga palangga, ang nangyayari ngayon, okay, itong si Bukangkang, o Lisa, makinig ka. Baka gustong agawin ni Bukangkang si Kuting sa'yo. Gusto niya maging first lady. Di ba? Tignan nyo, mga ensimada, ako pinagbibintangan nyo na gusto kong maging, ano may mga magganon, you know? Parang first, gusto ni Maharlika, in love kay Bongbong. May mga ganong lumabas, di ba? O itong si Bukangkang Ri daw. Siya ang nagbibida-bidahan ngayon, kaya nagbabakbakan sila ni Cheloy Garafil. Okay? Binibigyan kayo ng ano, ng mga fake news. Di ba yun yung sumbong sa akin? Binibigyan kayo ni Ridaw ng fake news at napapahamak si Kuting. So, anong intention ni Ridaw? Baka may nagbabayad din kay Ridaw para ipabagsak lalo si Kuting. Well, you know what? Hindi naman kailangan actually na mabayaran si Ridaw kasi bagsak na si Kuting. Wala na. Sa akin pa lang, ligwak na eh. Di ba? Ligwak na. So, ngayon, mga kababayan, kinukulit ng ensimada, okay, na kunin yung para sa kanila. At ina-announce ko sa channel ko, buwakan ng ginanon nyo, Cheloy, Ridaw, Patricia Martin, at lahat ng mga kasabwat ninyo, magpaliwanag kayo. At nananawagan ako sa Congress, kasi mamaya pupunta tayo dun sa ano na yun, sa pag-uusap na yun. Congress, Senate, hindi nyo ito pwedeng baliwalain. Dahil, sabi ko nga, may hawak ako, dami kong hawak na ebidensya. Kung gusto nyo lang talagang solbin ang problema ng bayan. Pagnanakaw ang ginagawa ni Patricia Martin, ni Emerald Ridaw, ni Cheloy, okay, ng Presidential Communications sa kaba ng bayan at pagsusupil sa karapatang magpagsalita, pagsasalita at pagpapahayag ko sa pag-takedown ninyo ng dalawang page ko at ng iba pang mga kababayan na nagsasalita, na nagkikriticize sa gobyernong ito. Ang trabaho ng Presidential Communications hindi para mag-report o mag-takedown ng mga page at hindi para magbayad ng mga trolls. Ang trabaho ninyo ay mag-disseminate ng information na makakatulong sa Pilipino, hindi para mang-atake ng mga page dahil kami ay nagki-criticize. Para masolusyunan nyo at mapabangon nyo si Kuting. Mga jutang jenemis kayo. Ito. Ha? Para mapabangon nyo si Kuting, gawin niya ang tama. Gawin ni Lisa ang tama. Never ever nyong mapabango ang amo ninyo hanggat ang utak niya ay punong-puno ng pulburon. And I also challenge you, Kuting. Inaakusahan kita. Inaakusahan ka ni Kuseteng. Diba? During election pa. Huwag kang magpa-drug test dyan sa PIDEA na yan. Dahil bakit? Ay tangin, nakasabwat mo yan eh. Sabi ko nga, magpa-drug test ka sa independent body. Clinic, hospital, doktor, kung ano man. Okay? Na hindi mo hawak ang control. At hindi ang ihi mo. Kundi ang hair strand mo, hair follicle mo. Dahil dyan, malalaman natin, back in a year ba, maybe more than that, na makita na namin, namon, na kuting ka, kung ilang toneladang pulburon ang nakasalaksak dyan sa hair follicle mo. Ngayon, mga kababayan, asaan ang ating malayang pamamahayag dito? Nasaan ang mga mainstream media? Mainstream media, Fourth Estate kayo, asaan ang inyong obligasyon para sa amin? Kung matitino kayong lahat, napakadali lang nito eh. Si Maharlika may expose, sinabi, nagbabayad daw, confirmed. Sabi ni Maharlika, confirm daw, may ebidensya siya. Kung lahat kayo para sa bayan, ombudsman, commission on audit, lahat kayong mga hayop kayo, yung mga hayop lang ha, if you're not hayop, then you're not part of this mura. Napakadali lang solusyonan ang problema ng Pilipino. Kaso lahat kayo halos ay mandorobo.
Congress, Senate. To, gusto nyo? Gusto nyo ng scoop? Gusto nyo magbidabidahang mga hinayupa kayo? Eto, di ba? You're talking about para sa kalwa na ng Pilipinas, para mabago na ang ating bayan, kaya sinusulong yung People's Initiative, Charter Chains. I'll talk about that later. Ngayon, mga kababayan, paano uusad payong lahat kung ito ang ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. at ng kanyang first ahas lady na inuutusan ang ahensya ng gobyerno katulad ng Presidential Communications kipagsabuatan ni Tamba, Tambaloslo, si Romualdez. Dahil tao niya to sila kalbo eh. Pati si Taning Pinoy, tao nila. Tao nilang tao yan. Tatlong magpa-partner yung mga yan. Team. Okay, yung team na yan. Paano uusad ang Pilipinas kung ganitong ahensya ng gobyerno ay nagsusupil sa karapatan ng mga kababayan at ginagamit ang pera, ang budget dyan sa Office of the Presidential Communication at binabayad dito sa mga biktima nilang ensimada bloggers at trolls na nagkakasakit na sa kakaaway kay Maharlika. Diba? Kakamura kay Maharlika kasi kailangan mababagsak nila si Maharlika dahil si Maharlika at si Sas ang isa sa pain in the ass. Diba? Nagkakasakit, ayaw ngayon bigyan ng tulong. Kaya umaalma na ang ensimada. Kung may nanonood man ensimada dito, you know what? Sabi ko, hindi ko kayo kaaway. Hindi ko kayo kaaway. Ang kaaway natin, itong mga, kaya lang naging part kayo eh. Pero pwede nyo naman i-redeem yung sarili ninyo. Maintindihan ko, baka sakal nagutom kayo, pero you know what? Ang mas, ako nga nagtinda nga ako sa Amerika eh. Working student nga ako, pinaaral ko yung sarili ko eh. Nagbenta ako ng sandwich, nagbenta ako ng mga anik-anik, di ba? Naghahango ako ng yema sa kapitbahay, di ba? Alam niyo yun, nung college days ako, piso isa yung yema, hinahango ko, ibibenta ko, nakabalot na sa mga classmate ko, 8 na lang, so may 2 pesos akong tubo, di ba? Binili ko ng tigpipiso, so, di ba? May 2 pesos akong tubo ng bonggang-bongga. That's how you survive. Hindi mo kailangan magpa-utu-uto sa mga tanginang mga PCO at gobyernong ito. Pag hindi ka nila kailangan, pwede ka nilang gurgurin. Pwede ka nilang itapon kasi alam nila na for sale kayo. Yan ang pagkakaiba natin. Dahil never ever akong nagpabayad sa mga yan. Ako pa nga ang nagbigay ng pera sa mga yan in terms of goods, di ba? You know that, the M&M and other, you know, ayoko nang alungkatin yun, alam nyo na yun. Ngayon mga kababayan, let's talk about People's Initiative or Charter Change na isinulong na ngayon itong bagong drama ngayon, katigan natin, ni Zubiri, di ba? Nagsalita si Zubiri kahapon dyan sa Pilipinas, nagparty-party kasi ako kaya hindi ko na discuss to. But anyway, na sinasabi dito ni Zubiri na ayaw ni kuting nitong People's Initiative na ito. Okay? So, hindi ko nababasahin yung mga drama ni lahat ng speech ni Zubiri. Basta ang pagkakaintindi natin doon, pagkakaintindi ko, nag-usap si Kuting, si Tambaloslos, heated, ano pa daw, conversation, na wag ituloy ang People's Initiative yan kasi hindi maganda. Dapat ito yung isinusulong ni Zubiri. Okay, ganito lang naman ang comment ko dyan. Diba, ang sabi ni Zubiri, it's all yung walang papalitan na ibang provision kundi yung economic, 'di ba? Yung economic part of the provision. Education, ano pa ba sinabi niya doon? Yeah, yung pagpapalago ng ating bansa. Okay, ito lang 'yan, mga kababayan. It's all bull. Okay? Actually, kahit 1987 ang constitution natin, kung hindi niyo ninanakaw ang pera ng bayan, kung hindi binribe ni Tambaloslos ng tigto 2 million plus another 20 million last December, yung lahat ng kongresista para isulong ng People's Initiative na yan. Diba? Maganda ang Pilipinas. Kaya kahit anong drama ni Marcos Jr., ni Zubiri, ni Tambaloslos, na kasi heated argument, ayaw ni Pangulong Kuting yan, kasi, you know, gusto niya itong isulong, dapat magkasundo ang Senate at House, hindi yung House lang yung
independent silang magdedesisyon. Diba? So lumabas na rin sa bibig ni Zubiri na it's not, again, it's not people's initiative. It's Congress, it's Tambaluslos initiative. At ini-etos lang tayo ng mga buhaka ng inang yan. Eto ha, Zubiri ha, eto, para sa taong bayan. Yung mga anong billion, sinulat ko dito kanina. Okay? Resolution of both houses, dapat magkasundo kayo dito sa charter change. Ako, sang-ayon ako sa charter change, pero ito lang muna sa akin. Mga kababayan, bago nila baguhin ang konstitusyon, dapat baguhin nila ang mga sarili nila. Dapat baguhin, musubiri, ang desisyon mo nung pinatawag ka ni Kuting. Asan yung legislative agenda na? Pakihanap na. Yung tatlo sila, si Tambaluslos, si... Okay, ito yata. Ito, legislative agenda, baka mo. Asan yan? Ito. That was January of 2023. Ay, hindi na, wala. Ayan. Remember that, Zubiri, Tambaluslos, nag-usap din kayo ni Kuting? Ano yan? Sinasabi mo, nag-usap kayo about legislative agenda, chuchu. Yan po yung picture na yan. Yan yung before nila. Ikinansila o kinansel totally ang hearing kay Michael Ma tungkol sa smuggling dahil business partner ni Lisa at ni Marcos Jr. at ni Martin Araneta ang smuggler na pinangalanan sa Congress na si Michael Ma. Kaya yung mga bill-bill na yan, mga kapjotahan na yung mga charter change na yan, actually, maganda lahat yan eh. Diba? Napakaganda lahat yan kung basahin mo. Ang tanong, isa sa buhay ba na mga jutang dinemes? Yan na lang eh. Zubiri, kung hindi ka Gina Yupak, kayong tatlo, lahat kayo dyan, sinabotahin ni Michael Ma ang buhay ng mga magsasaka, buhay ng mga Pilipino. Bakit kinansel ninyo ang hearing patungkol sa smuggling? Tapos you talk about what? Isulong ang charter change. Yung dapat both houses ay mag-agree. Sabi ko nga, napakaganda. Bakit hindi nyo isulong na itigil yung pag-sabi? Kasi kasama din yata si Sandro sa meeting, right? Tapos si Kuting hindi naman nagsalita. Walang speech siya about sa litanya ni Zubiri. Galing lang sa mouth ni Zubiri na oh, gusto ni Kuting ganyan at na dapat dalawang ang Congress at Senate magkasundo sila at dapat itong i-make sure, sabi daw ni Kuting, i-make sure na yung ownership ng land, 'di ba? Dapat hindi niya sinasang-ayunan na mag-aari ang mga banyaga, mga ganun. O mga foreigners, ako mag-aagree ako diyan. Ako din ayoko ng ganun. But mga kababayan, itong lahat ng kapotahan ni Kuting at ni Lisa, lahat ito'y mga litanya, mga letra-letra lang, mga script lang, mga palangga. Kasi kung gusto ninyong mga hinayupak kayong lahat na nakikinabang sa kaban ng bayan, kahit nasa 1987 Constitution tayo ngayon, kung hindi binibili ni Sandro ng babae para iregalo sa mga makyoho na kongresista during Christmas, based sa ating information na nakuha sa Congress, sana yung perang yun, yung pinaraffol mo, Tambaluslos, yung 2 million na binigay mo na regalo na pamasko sa mga kongresista, iilan ang Congress? 300 plus, not 600, almost 700 million pesos. Bago pa sana pumunta yung mga foreign investor dito, locally, we can invest that money, hindi i-invest sa bulsa ng mga inayupa na bayarang kongresista. Ini-invest, di ba, prior to that, nagbigay pa si Tambaluslos ng pang-shopping sa Dubai sa mga kongresista. Nagbigay pa ang Congress, doon nga sabi ko, 20 million each sa mga kongresista through AIX, di ba, through TUPAD, you know? Kapag tinush ng kongresista na makapagpapirma dito sa People's Initiative na to, hindi natin sa ngayon, hindi ko sinasabi din tayong kailangan ng foreign investors. Kung tutuusin, kung hindi nyo nanakawin yung perang yan,
at isulti ano yan, ilagay sa mga livelihood programs, infrastructure, school, healthcare, lahat na, 'di ba? Skills training, skill yung pagte-train sa ating mga workers, sa ating mga kabataan para mahubog sila, mahunang ang kanilang talent kung ano man mga aspeto ng buhay nila, yung interest nila sa buhay nila. Kung binubuhos niyo yan muna, imbis na magtalo-talo kayo dyan sa charter-charter change na yan, unahin nyo munang baguhin ang mga hinayupak nyong mga sarili, itigil yung pagbibili ng mga bahay sa iba't ibang bansa, yung presidential advisor, assistant makuting na sila Dameo na bumili ng 1 bilyong bahay sa Forbes Park, di ba? Ayon sa ating puting ahas, yung chief of staff mo Sandro na si Yeye Vivas, si Jay Santiago ng Philippine Ports Authority, si Al Tengko na kasabwat muli sa Tambalustos sa pagsingil ng bribe sa Okada, which is hawak ko rin ng ebidensya. Okay? Di ba? Tina-challenge sila dyan, kasuhanin niyo ako. Ayan, foreign investor na. Si Okada, Kazuo Okada. Anong ginawa ng gobyernong ito? Dahil may interest kayo sa negosyo ni Kazuo Okada sa pakikipagsabwatan mo, Tambalustos, sa mga higher officials ng Okada. Anong ginawa nyo? Pinakulong nyo. I know, inaresto nyo, kinasuhan nyo, tinaniman nyo ng kaso, di ba? Si Okada. Sinong investor ang papasok kung the moment na pumasok sila sa bayan natin, di ba? Which is 60-40 nga tayo ngayon, di ba? May local partner sila, tapos pag nakita niyo yung booming yung negosyo ng mga foreigners, gigipitin niyo, gagamitin niyo ang batas, gagamitin niyo ang konstitusyon, babaliin niyo ang, bubutasin niyo ang batas. Tapos you talk about foreign investment. Direct foreign, foreign direct investment. Mga palangga, sabi ko nga, lahat ng batas halo sa Pilipinas, naaayon sa ating mga mamamayan, maganda yan. Ang tanong, isinasabuhay ba ni Marcos Jr. yung droga na lang? Betrayal of public trust na hanggang ngayon tahimik siya, ayaw niya magpa drug test through hair follicle. Impeachable. Ito pa, balik-balikan natin, mga kababayan. Gusto niyo lumago ang Pilipinas? Gusto niyo magbago? Okay. Oh, bakit pinakawalan ng Indian National na kaibigan ni Mel Robles at binakapan ni Lisa Marcos yan? Na si Chandiramani na nahulihan ng pampasabog o pang-terrorize sa ating bayan at non-bailable yan. Bakit pinatakas yung hayop na yan? Okay, o bakit pinakawalan? Oh, balik ulit tayo dito kay Michael Ma. Okay? Si Michael Ma. Nawala na si Dodong. Okay? O si Sayarot muna. You talk about what? Para pagbabago, alagaan ang ating mga kabataan. Eh yan, Mark Anthony Sayarot, kasama nyo sa kanyang mga foreign trips. O, nahulihan ng pulburon. Paulit-ulit ko sinasabi yan. You talk about charter change. Baguhin nyo muna yung mga sarili nyo. Baguhin nyo, hulihin ninyong mga inayupa kayo bago kayo magsabi dito sa charter change na ito. Lahat yan maganda. Even yung sasabihin niyo, kunyari, o sige, kasama yung term limits yan. O kunyari, 10 years na kunyari ang presidente. O sige, sabi mo 20 years. For the heck lang. Ako wala akong problema dyan eh. Gusto mo dyan ka na umugod-ugod eh. Di ba? Isang presidente, huwag na siya umalis, dyan na siya. As long as ang ginagawa ng presidenteng ito o ng kung sino mang leader na ito ay para sa Pilipino. Hindi mo na tayong baguhin. Kung bonggang-bongga ang Pilipinas, is napakaganda na, di ba? Nagulat na lang tayo, nalagpasan na natin ang Europa, ang Japan, ang China, ang Amerika, di ba? Wala akong problema dyan. Ang problema natin dyan, mga palangga, yung pagnanakaw ng mga hayop na ito. Yun nga, simpleng pagbabribe, pagbibigay ng payola sa mga ensimada, di ba? Yun yung katotohanan. Kaya yung script mo, Subiri, na kesyo sabi ni Kuting, ganito, ganyan, chuchuchucho. It's a bull. Bago natin baguhin ang konstitusyon, baguhin nyo muna at itigil nyo yung pagnanakaw ninyo. Maganda ang foreign direct investment, mga palangga. Kasi nga, katulad natin, ng mga developing country, we're not really emerging. Puro pa rin tayo, di ba?
kung papasok ng papasok ang mga foreign direct investment na sinasabi, pinag-uusapan na sa charter change, malaki talagang may tutulong sa ating mga, sa ating ekonomiya. Pag-us ng ekonomiya natin, infrastructure. Okay, maganda, di ba? Let's talk about foreign direct investment sa aking aking simpleng pagkakaintindi. Okay, fine. Nakapasok na mga foreigner. Okay? Nag-invest na. Infrastructure, nagkukumita na ng bonggang-bongga. O, ipasok natin ngayon sa infrastructure. Eh, tangina eh. Yung budget nga lang natin dyan eh. Yung budget na na ina-approve taon-taon. Ang napupunta sa DPWH, automatic 40%, 30 to 50%, ang potong niyong mga hinayupak kayo. You talk about infrastructure, we need foreign direct investment kasi kailangan makakatulong yan sa infrastruktura. Tangina ninyo, yung budget lang natin nilanakaw ninyo, we don't need FDI for now. Kung yung 40-50% na yan na binubusan nyo ay nilalagay nyo sa totoong infrastructure project na hindi substandard, na hindi pagkikitaan ni contractor, hindi pagkikitaan ni Congress, we don't need FDI right now. I mean, I'm just saying, okay? Kinukumpara ko lang palang yung ginagawa ng mga hayop na to. But of course, the more the merrier. Kung matitino ang ating mga kongresista, ang ating mga, yung mga tao sa gobyerno, then we have direct, mga foreign investors, edi lalong yayabong tayo. You talk about schools. Schools, ito yung magiging produkto ng FDI. Okay? Yung kikitain natin. We're assuming, na, kunyari, ito na tayo. Ito na tayo, nagbago na yung ating constitution. O schools. O, di ba? Nanakawin din yan. Kung sino man yung may hawak under that, ng mga project na yan, nanakawin. Kaya bago natin baguhin, bago natin papasukin ang mga foreigner, baguhin ang charter change, isama yung sa charter change, ang gurgur, na kapag nahuli kayong nag-neckno, kahit 10,000, putulin ito, tsuk, lahat, you know, sunod-sunod. Yan ang isama ninyo para totally ma-zero natin yung corruption. You talk about, oh, we need FDI, economic chuchu, para magkaroon tayo, mag-build tayo ng mga schools, ganun, ay, na, what else? Mga eskwelahan, mga ma-improve natin ang ating mga kabataan for skills training, di ba? We can improve our children right now through this budget na ninanakaw nyo, binubulsan nyo. How can we improve our children para sa kinabukasan nila in the future pag wala na tayo? Kung mismong pinapalaya ni Kuting si Sayarup at binibitbit sa kanyang foreign trips, ayan sa bisira sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Oh, kailangan natin ng charter change kasi para sa, let's say for example, kumita tayo sa FDI na yan, magkakaroon tayo ng improvement sa mga, magpapatayo tayo ng mga factories kasi may pera na tayo eh. Kumikita na yung mga tao, di ba? May mga trabaho na. Oh, factory. Oh, magpapatayo ng factory. Ano? Nanakawin na naman. Walang lusot. Kasi tangina ninyo, kayo ang problema sa ano sa gobyerno natin, kayo ang magnanakaw, kayo ang punot dulo kung bakit naghihirap tayo. Mga hinayupak kayo. Kayo ang punot dulo ng lahat. Oh, katulad na lang nito. Di ba? Remember that? Patayaw. Naghahang ba ako? Ayaw. At ganyan. Ayaw niyan. Oh, katulad ng pagkorlogo. Remember that Pagcor logo? 3 million? Anomalya din. Remember that Love the Philippines? Remember yung mga kalechehan ng mga appointee ni Kuting na kamag-anak na kalutotod ni Paul Soriano? Yung mga perang yan. Hindi na natin kailangan baguhin ang konstitusyon kung lahat kayo ay hindi nagnanakaw.